So, isaksak natin. Sinsya na mga kapatinting, medyo maingay yung videos natin kasi may nagpuputo ng mga kahoy doon, may nagchinso. So yan, test natin itong block ay ilagay rin natin dito sa block na wire. So yan. So bali itong isa, test natin. So yan, may 25 volts siya, easy. So yan, sa isang kabilang wire naman. Ito. So bali 25 din. So what's up mga kabutingting? So welcome naman sa ating panibagong vlog at welcome sa channel natin, J Audio Tech DIY TV. So pasensya na mga kabutingting. So ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog kasi medyo busy tayo. So ito, meron tayo ditong Zoraidal na center top. So wala tong ibang output mga kabutingting. So ito lang, center tap lang siya. Tapos yung output nito ay ayan, 26 volts, 26 volts, 0 volts, tapos 26. So bali center tap to. So ito naman dalawang kapasitor na to, 10,000 UF, tapos 63 volts. So bali dalawa yan. So siguro may idea na kayo kung anong gagawin natin. Tapos meron tayo ditong bridge rectifier. So maliit lang ginagamit natin. So maliit lang din yung transformer natin for demo lang. Kung paano natin to i-wiring ng bridge para gumawa tayo ng amplifier natin mga kabutingting. So ayan, so ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bridge type na power supply para sa mga gustong mag-assemble ng DIY nila na amplifier dyan. So mga baguhan. So ayan, so pwede niyo tong panoorin guys para malaman niyo kung paano. Para lang sa mga mga marunong nang gumawa nito. So hindi to para sa inyo guys, para to sa mga baguhan. Kasi before natin na simulan yung pag-wiring nito mga kabutingting, so gusto ko lang malaman yung nakaraang videos natin kasi may mga maraming nag-react doon kasi yung iba kulang daw yung information na binigay natin yung tungkol sa nagre-rewind tayo ng primary sa isang Zoraidal, yung sa 737. So yun guys, yung iba kasi nagtatanong kung anong number na ginagamit yung magnetic wire natin. So yan yung may nag-comment, so nag-reply na ako sa inyo guys. Tapos sa yung iba kasi nagreklamo, huwag na kayo magreklamo guys kung alam nyo naman yung ginagawa ko. Para hindi naman para sa inyo yun, para nun sa mga baguhan. Sinishare ko lang yung knowledge ko. Tapos yung iba masama pa yung mga comment nila. Tapos masasakit pa yung mga salita sa iba. Yun guys, gusto ko lang nilinawin, hindi naman ako nakapagtapos ng 4 years yung college kasi experience lang yung alam ko. So ang ginawa ko guys, ni-share ko lang yung sa tingin kong tama, sa tingin kong yung kaalaman ko, ni-share ko lang sa iba. So hindi ko nabigay yung kung paano i-calculate yung size ng wire guys kasi yun kasi experience lang sa akin. Tapos yung iba parang makasalita, parang sila perfect din. So ayan, gusto ko lang linawin ang pinapakita ko doon, paano i-rewind yung primary at paano mo malaman kung tama na ba yung winding mo. Tapos yun lang guys, yung iba kasi nagko-comment doon, hindi nila tinatapos yung videos natin. Tapos yun, nagko-comment sila na hindi daw tama yung ginawa natin. Dapat guys, tapusin nyo yung video para malaman nyo kung paano natin ginagawa. So ayan, shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. So pakita ko na lang sa inyo yung mga pangalan dyan sa screen, lalabas na dyan, tingnan nyo lang. So ayan, simulan na natin sa pag-wiring nito mga kabutingting. So ito, meron na tong easy. So ayan, may fuse na dito. So
papunta to ng outlet, easy line to. Ito yung primary. So yan, nilagyan ko na lang ng plug. Tapos, so yan, ito, center top. Pwede natin to i-test muna mga kabuting-ting before natin lagyan ng rectifier kung ilan bang lumalabas dito. Tama ba itong nilagay nila na 26 volts? So yan, so saksak muna natin tapos kukuha tayo ng voltahe. Bali, itong black ay ito yung zero niya. Pasensya na guys kung medyo maingay yung videos natin kasi nagsimula ng umulan dito guys. Mga kabuting-ting. Tagulan na kasi. So, pasensya na talaga sa mga solid na viewers natin. Tagal tayo hindi nakapag-upload kasi busy tayo mga kabuting-ting. So, yan. Titest muna natin kung ilan yung output nito para malaman before natin lagyan ng ito rectifier. Para natin lagyan dyan. Sukatin muna natin to. So, dapat wala pa kasi itong rectifier mga kabuting-ting. So, dapat ang gagamitin natin na pang-test dito ay syringe easy. So ayan. Dapat naka-easy pa to. So isaksak natin. Sinsya na mga kabuting-ting, medyo maingay yung videos natin kasi may nagpuputol ng mga kahoy doon, may nag-chinso. So ayan, test natin itong black ay ilagay rin natin dito sa black na wire. So ayan. So bali itong isa. Test natin. So yan, may 25 volts siya, easy. So yan, sa isang kabilang wire naman. Ito. So, bali, 25 din. So, bali, tanggalin muna natin nakasaksak. Bali, ang output talaga nito mga kabutiting is 25 volts. 25, 0, 25. So yan, easy. Easy pa yan kasi wala pa tayong nilagay na rectifier. So, simulan natin sa paglagay ng rectifier mga kabuting-ting. Itong gitna ay ito yung easy. Bali, itong dalawang wire na yellow na to, yan. Ito natin lagay. Yan. Tapos itong kabilang gilid naman niya ay bali ito yung minus at saka plus papunta dito sa ito. Output na niya papunta sa kapasitor. So yan, ihihinang muna natin. Tapos bali, series natin to mga kabuting-ting. So yan, tapos na natin na ikabit yung dalawang linya. So yan, yung dalawang yellow. So bali itong ground, ground din siya mga kabuting-ting. Ito yung ilalagay natin dito sa kapasitor mamaya. So ipapakita muna ko sa inyo yung voltahe. Isasaksak muna natin kung tama bang pagkalagay natin. So yan, test natin ulit. So, sa tester natin mga kabuting-ting, so hindi na natin to iset ng EC. Dapat nasa DC na to. So yan, naka DC na. Tingnan natin kung ilang voltage na lumalabas dito. So itong black ay ground pa din. Sasaksak muna natin. So yan, ground. So bali itong red ay dito. Bali, ang voltage na lumabas dito mga kabuting-ting, meron na tong 25, negative 25 volts at positive 25 volts. So, test natin. So, yan. So, ito muna tayo. Bumaba siya ng 24. So, bali, hindi pa siya nakabridge. Lagyan pa natin to ng kapasitor. Tataas pa yan mamaya. So, yan ito. Yan, meron siyang
negative 24, so kabila naman ay positive 24. So yan, may nakalagay na minus sa gilid. So yan. So sunod natin gagawin ay lagyan natin ng ito, capacitor. So bali i-series natin. Yung nakikita nyo, itong side na to ay ito yung negative. So yan, ito negative to. Ayan, negative niyan yung side dyan. So ang gagawin natin ay isi-series, bali plus natin. Itong negative ay i-connect natin dito sa positive. Parang battery lang kaputingting series. So para hindi siya magalaw, lagyan mo natin ng glow stick. So lagyan mo natin ng glow stick dito. Tapos ganyan. Series natin. Ganyan. Tapos ito, dito dalawang paa na to ay lalagyan natin ng wire. So mayroon na ako ditong hinanda na wire. So ito, may maliit na wire, pang lagay natin dyan. So inang muna natin. So yan, nakikita nyo mga kabutingting, may hinang dito sa gitna ng wire. So bakit na meron tayong nilagay dyan? Kasi mamaya dyan natin ilalagay yung ground, itong block. Tapos, so bali ito yung negative 24 kanina. So titest natin ulit para sigurado makita natin. So ayan, ito yung negative 24 at ito yung positive 24. So ayan. So bali itong negative 24 mga kabutingting ay dito natin ilalagay sa negative side ng capacitor. So ganyan. Tutupilan natin. So ganyan. So lagyan muna natin ng glow stick para hindi siya magalaw-galaw. Ganyan. Saka na natin ito ipipix mga kabutingting pag matapos natin yung wiringan. Ganito lang muna tayo sa pag-wiring kasi for demo lang naman ito. So ganyan. So meron pa rin ako itong hinanda na wire. Ayan. So bali itong gray na linya ay dito natin ito ikakabit sa dito sa negative 24. So lagyan natin ng hinang. Kapatingting, medyo madilim yung videos natin kasi ginagamit kasi yung ringlet ng asawa ko. Meron kasi akong ringlet doon sa loob, tapos ginagamit ng misis ko kasi may online class siya. So ito, lagyan natin dito mga kapatingting. So yan guys, no, gusto ko lang linawin. Hindi to para sa mga veterano, para to sa mga baguhan nga hindi pa marunong. Kasi yung iba magko-comment, masasakit na mga salita. Parang hindi sila dumaan sa mga ganitong basic na gawain ng electronics, mga kabutingting. So pag ganito kasi guys, intindihin nyo naman kasi hindi naman to tutorial na para sa mga veterano. Para din to sa mga hindi pa marunong. Titiis lang kami na gumawa ng video para makatulong sa iba. Kayo wala naman kayong nagawa sa YouTube. Comment, sakit pa kayo magsalita dyan. Ayan, nalagay na natin yung gray sa negative 24. So dito naman tayo sa positive. So ayan, positive side ng capacitor. Yung iba kasi guys, makasalita na, makakomment ng mga videos natin, akala nila sila na yung marunong guys. Ako nagtitiis ng magbigay ng konting idea para sa mga baguhan. Hindi naman ako nagmamarunong dito. Sinishare ko lang yung na nalalaman ko tungkol sa electronics. Kasi pag hindi natin isishare guys, pagdating ng panahon, malalaman na malalaman din yan ng mga baguhan. Okay, kasi yung mga baguhan, nagre-research din yan mga kabutingting. So ayan,
Ito, kakapit na natin dito sa positive side. So, ganyan. So, ganyan lang mga kabutingting. Ganyan. Ganyan. Negative. Ito yung negative 24, positive 24. Nilagay natin sa positive side ng kapasitor. At yung isa yung negative 24, dito naman sa negative ng kapasitor. So, ito, meron tong hinang dito. Ang gagawin natin dyan ay dito natin ilalagay itong ground. Ayan mga kabutingting, umuulan na. Medyo maingay na yung background natin. Medyo maingay na yung videos natin mga kabutingting. So itong ground ay ilagay natin dito. Ganyan. Yan. Bridge type. Yan. Naka-bridge na siya. So kanina, kung nung wala pag kapasitor, may rectifier lang yung nilagay natin, ang sukat natin ay 24 volts, negative 24, positive 24. Kung hindi pa natin nilagyan ng rectifier sa ECPI, umabot siya ng 25. So ngayon, ititest natin kung ilan na yung voltahe na lumalabas dito. So saan ba tayo pwede mag-test dito mga kabutingting? So bali ito yung negative. So bali dito tayo. Pag positive, dito naman tayo. Yung ground natin, dito natin nilalagay. So, ganyan. Pwede lang dito mag-ground. Pwede dito. At least dito na side. Ganyan. Ganyan. Pasensya na. Maingay na yung videos natin kasi lumalakas na yung ulan mga kabutingting. Ganyan. Simulan natin mag-test para makita niyo mga kabutingting. So, naka-DC na yan. So, kanina, kung wala pa kapasitor ay negative 24, positive 24. So ngayon, titest natin kung ilan na yung voltahe. Pag gano'n naman kabutingting, pag analog naman yung ginagamit ninyo, ang gagawin nyo pag nagtitest kayo dito, baliktarin nyo. Ang itong red ay ilagay nyo dito sa ground, tapos itong itim ay ilalagay nyo dito para yung palo ng analog, pag gano'n pa din. Pag gano'n pa kasi, dito kasi yung red mo at ito, sa atras yung palo niya. So yan, titest natin. Yan, nakasaksak na. So, ito yung ground natin. Yan, ground. Ito, mag-uuna tayo dito sa negative. Ito, negative. So yan, tingnan nyo. Yung voltahe niya ay tumaas. Naging negative 33 volts. Dito naman tayo sa positive side. Ayan, 33 volts positive. Ayan mga kabutingting. Ayan. Pwede na ito natin gagamitin sa gumawa tayo ng amplifier mga kabutingting. So, sa susunod natin na video, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sarili nating amplifier. Meron akong kit dito, so hindi muna tayo mag-wiring ngayon kasi ang vlog natin ay tungkol sa paano mag bridge ng power supply pang gamitin natin pang amplifier. So yan, meron ako ditong board at ipapakita ko din sa inyo kung paano mag-add ng mga transistor. So yan, bali 400 watts lang to. So yan, 400 watts. 400 watts lang yan. So pwede niya to mabili sa Lazada or Shopee mga kabutingting. Mura lang to. Nasa 100 plus lang. So, ang original nito na transistor ay Sankin. So, pwede nyo ito palitan ng 1943 at 5200 yung sa mga 735. Yan mga kabutingting, pag nag-wiring kayo dito, yung iba baka magtatanong, saan ba pwede ilagay yung fuse? So, dito tayo maglagay ng fuse. Sa negative, lagay ka ng fuse papunta ng amplifier mo. Tapos dito naman, fuse din dito, papunta din ng amplifier board mo. Kasi ang supply kasi ng amplifier, pag ganitong klaseng board mga kabutingting, kung ba't ganito yung supply natin, may positive at negative na parehong voltahe. So, ang supply kasi nito, meron kasing, ito, may nakalagay dito. Ito, ang supply nito ay gagana to ng 32 volts to 45 volts. So, meron kasi dito nakalagay na positive at saka negative. So, dito tayo maglalagay ng supply. So, ang ganitong board mga kabutingting, so, ang pwede natin isupply dito hanggang 45 volts lang. Kung bakit 45 volts lang, pag lalagpas na kayo
pwede itong masunog. Pagsunog itong mga ito, transistor na to, itong tatlo, at mag-shorty din dito yung mga transistor mo na power transistor. At itong tatlong diode dito, zener, ayan, mag-short din yan pag over voltage na kayo. So ayan, ito mga kabutingting, kung bibili kayo nito sa online, mura lang naman to. So magandang tunog nito mga kabutingting, ang linaw niya, tapos wala siyang humming. Tested na to sa akin kasi ito yung mga ginagamit ko sa mga customer ko, may mga nag-upgrade. So ayan, pwede to. So at saka pwede rin gumawit ng malalaking transformer, depende sa inyo kung gusto nyong malakas talaga yung amplifier ninyo. So ayan, pwede nyo lakihan ito kasi ito parang 3 ampere lang to mga kabutingting, 3 ampere lang, pero pang bahay lang okay na. Pag ganun nga board yung ginagamit ninyo, okay na siya. So ayan, tapos na itong bridge type na power supply natin mga kabutingting. So ayan, madali lang siya. Kung gusto nyo din mag-add ng kapasitor, ganito din mga kabutingting. Isi-series nyo lang, tapos yung negative at positive, paralel nyo, tapos pwede nyo damihan. Depende na sa inyo kung ilang gustong kapasitor na ilalagay nyo. Nasa inyo na yan kasi pag maraming kapasitor, lalakas yung amplifier nyo, gaganda yung tunog, tapos tumigas yung base nya. So hanggang dito muna tayo mga kabutingting. So yan, pasensya na kung ngayon lang ulit tayo nakapag-upload, pag-vlog, kasi busy kasi ako mga kabutingting, kasi meron akong ginagawa na ganyan. Gumagawa kasi ako ng window machine, so ganyan. Tapos kasi uso karon yung ngayon yung online class, so may sinusupplyan akong mga bukid-bukid na internet. So ayan, maraming salamat sa nakapanood ng videos natin ulit. So comment na kayo kung gusto nyo pa-shoutout. Yung nagpa-shoutout sa akin, nilalagay ko na yung mga names dito sa screen. So ayan, maraming salamat. Bye-bye sa inyo mga kabutingting.